Hello guys, good morning. Welcome back to another vlog. Today is September 22. It's Tuesday and it's already 10 o'clock in the morning. So, ngayon po is ang pag-uusa ang ipo-vlog natin ngayon is mag-house tour tayo. So, i-house tour ko kayo dito sa aking munting tahanan. So, bali dito sa Bahrain ang iba kasi yung flat na sinasabi na flat building tsaka yung house which is yung residentials naman yung may sariling bahay. So ngayon as an OFW, so dito po tayo sa accommodation ko which is under by the company. So ngayon itutur ko kayo dito sa aking munting tahanan. So paglabas mo ng kwarto is makikita mo ang buong bahay. Paglabas po natin ng aking kwarto is ito po yung po ang labas ng aking bahay. So, meron na bang ilaw yan? Yan po. Ito yung main door po ng aming bahay. Yan po siya. At dyan po yung TV namin. Just pa yung mga halaman. So, yan siya. Dyan ako namamalansya. And dito ako kumakain. So, dito ako kumakain. At ayan po yung aking sampayan. At pag may bisita, dito sila nakaupo. Ay, against the light siya. Ayan siya. Dito ako nakaupo. May mga pillow. Ganyan. Tsaka, ayan po ang aking rice cooker. Yan yung mga aking plato. So, yan yung aking mga ipapadala sa Pilipinas also. So, dyan siya. Yan yung dining table namin. And, yan. Ito yung dining area namin. Dining area plus sala. Ganun ba? So, yun siya. And, let's go po sa ating kitchen kasi connected naman po siya. So, ito po yung aking kitchen. Dyan po yung ref. Yung aking lutuan. Yan. Mga baso. Dyan naguhugas. Yan siya. Yan. Yan yung inuman namin. So, yan guys. Bali ito, nagko-collect kami ng mga bottles. Empty bottles. Which is, yun po, is ibebenta po namin. Yan siya. Ibebenta po namin. So, let's go naman po sa toilet. Yan, pailawan natin. Ayan. Chuan! Ito po yung aking toilet. Yan po yung aking toilet. Yan siya. Yan. Yung mga skincare ko. Ito yung aking toilet. And then, punta naman po tayo dito sa labas. Dito sa labas is maliit lang po yung space. Yan yung mga halaman ko dito sa labas. Yan. Yan yung aking labahan. Dito ako naglalaba, guys. So, yan lang. And dito naman po yung aking kwarto. Buksan natin. Ito lang naman po ang aking kwarto. Pasensya na po. Dahil meron po siyang mga... Ano ba tawag ito? May mga kurti-kurtina siya. Kasi nga partition po yung bahay ko. So, yan po yung kwarto ko. Dyan po ako nakahika. Dyan lang siya. Yan po yung kwarto ko. So, yan po yung kabuuan ng aking bahay. Ayan. Yan po siya. Yan. Ay, yan. Dun po is yung ibang kwarto po siya. May natutulog din po doon. So, hello guys. Welcome back to my channel. So, ngayon nakita nyo na po ang buong bahay ko. So, kung saan ako nakatira. At kung yung tirahan ko po is hindi po siya gaanong kalakihan. But bilang isang OFW, kailangan magtiis.
So, ang let's dahil dito sa pandemic, gusto ko sanang magpasalamat sa mga kaibigan ko dito sa Bahrain. Most especially sa mga kaibigan ko dito sa King Hamad Hospital kasi malapit po ang bahay ko sa King Hamad Hospital, which is meron tayong mga kababayan po dyan na tumutulong sa akin, kaibigan. Hindi lang sila kaibigan, kundi parte na rin sila ng buhay ko dito sa Bahrain. Pamilya ko na rin sila. So, dahil sa pandemic na nangyayari din po dito sa Bahrain, sila din po yung tumutulong sa akin, which is affected din po kami, affected din po ako sa pandemic, which is alam nyo na. So sila yung tumutulong sa akin, yung mga taga King Hamad Hospital, yung mga nurses. So I would like to thank, ito na yung opportunity ko na magpasalamat sa kanila dahil sa tulong na binibigay nila sa akin, which is most especially yung mga syempre pagkain. So thank you sa mga needs, mga household needs ganyan. So I would like to make this an opportunity to thank them sa kanila. So kina Jane, kina Lizelle, kina Leo, Orlene, si Carla, si Honey, si Clark, tsaka yung girlfriend niya si Kim, sino pa ba, sina Alta, sina Ate Lourdes, sina Ate Lynette, sino pa ba, most especially yung best friend ko si Annie, lagi siyang tumutulong sa akin, and then nagtatanong kung ano pang kailangan ko, and then sino pa ba, si Shasha, si Sasa, sino pa bang, sina Bugay, si Bugay. Hala, ang dami na pala nila. So, hindi ko na nabanggit. Baka mamaya, ibabash ako na lang ngayon. So, yun. Sa lahat na lang sa kanila, sa mga kababayan nating mga nurses, which is sila talaga yung tumutulong sa akin from King Hamad Hospital. Sila yung mga kaibigan ko dito. Totoong kaibigan. Sino pa ba? Sina Leslyn. Si Alisa. Si Alisa. Sino pa ba? Si Marge. Ang dami nila. Ang dami nilang tumutulong sa akin. Kaya it was very thankful. I'm so very grateful. Kumbaga. Dahil nagkaroon ako ng magandang ano ba tawag nila? Binding sa kanila. Banding sa kanila kasi nga sila lang naman kasi ang kilala kong mga kaibigan. And also meron din akong isang kaibigan, which is one of my sisters, si Mina from Fine Foods. Nagtatrabaho siya sa Fine Foods, siya rin yung tumutulong sa akin. So thank you so much sa iyo, Mina, kung mapapanood mo to. Thank you so much sa lahat ng tulong mo din. So siguro ito na yung big opportunity ko dito sa channel ko na kung mapapanood nila. Thank you so much. Naiyak na ako. So yun lang po. Yun lang ang masasabi ko kasi nga salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga kaibigan ko dito. Kung sino man po yung hindi ko na nabanggit dito sa na shout out ko dito sa aking vlog, pasensya na. At least nasabi ko na lahat ng mga kababayan ko sa King Hamad Hospital, ng kaibigan ko. Thank you so much. Dahil nandyan kayo in times na kailangan ko ng needs ganyan. Maraming salamat po
sa inyo from King Hamad Hospital para sa akin. So, yun lang. Kasi nga, as an OFW, wala kang pamilya dito na matatakbuhan mo. Ikaw lang mag-isa. So, bilang isang OFW, nakuhan mo na na ikaw mag-isa ka dito, malayo ka sa pamilya mo, kailangan mong tiisin, kailangan mong mabuhay para din para sa kanila. Kaya ginagawa mo ito para rin sa kanila. Kaya in time as an OFW, kailangan mo ding maging isang humble na tao. Hindi porket nandito pa sa abroad is ayan na, super high ka na. Wag, kasi nga as an OFW tsaka may mga kababayan tayo dito, you need to be humble, friendly, and maging totoo ka para sa sarili mo, para ikaw is tanggapin din nila as what you are and who you are. So yun. Kaya sobrang bait sa akin ng Diyos, kasi nga binigyan ako ng mga kaibigan na kagaya nila na tumutulong sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Hindi lang sila mga kaibigan, kundi part na rin sila ng life ko, parte sila, tinuturo nila ako isang pamilya kahit busy din sila sa mga trabaho nila. They're always there na i-message ako na, oh, kumusta ka na? May pagkain ka ba dyan? Ano pang kailangan mo? Kaya I'm so very thankful sa kanila na tumutulong sa akin. So, yun lang. Yun lang yung one ko dahil sa pandemic. So, yun lang. Kaya thank you so much sa inyong lahat. And thank you for giving me this time para magpasalamat sa inyo in a simple, insimple way. Pero, tagus naman sa puso, oy. Kaya, wag mo na lang akong ibabash. At least, dito ko lang naman nasasabi sa kanila para mapanood ng mga kaibigan ko dyan sa King Hamad Hospital, na at least, sa simpleng thank you, na-appreciate ko lahat yung mga ginagawa nila para sa akin. So, thank you so much, and I appreciate sa mga ginagawa niyo sa akin. And pasensya na kung sino yung mga hindi ko pa nabanggit na mga kaibigan ko dyan sa King Hamad Hospital. Thank you na lang. Kasi nga, sino pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Sina Ate Arlene. Sino pa ba? So yun. Lahat na lang sila doon na mga kaibigan ko. Salamat sa inyong lahat. Salamat. So, yun guys. Maraming salamat po sa pagbibigay yun ng oras sa aking vlog. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please like and subscribe my channel. This is RJ Garcia Vlog. Thank you for watching. See you guys. Bye!